Totoo po ba ang iglesia ni Kristo, pag pumasok ka, iligtas ka na? Dahil ang iglesia ni Kristo ang itinayo ng Panginoon. Alam mo, kapatid na Joel, hindi pa naman kayo tao nung magtayo ng iglesia si Kristo eh. Dapat itanong natin kay Kristo, alin ba yung iglesyang itinayo? Yun ba ang iglesia nyo dito sa Pilipinas? Malayo. Bakit? Yung iglesia sa Biblia, ang paniwala nun si Kristo Diyos. Basahin natin ang 2:13 ng Tito. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ayan, babasahin ko sa Bisaya. Nga nagapaabot sa bulahan nga paglaom ug sa pagpadayag sa himaya sa atong dakong Diyos ug manluluwas nga si Jesucristo. Eh maliwanag dun eh. Meron siyang may conclusion siya na si Jesucristo. Conclusive yung salita eh. Ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yon. Kaya si Kristo, sa iglesyang totoo, siya ay Diyos. Eh bakit merong tao? Pinanganak ni Maria, tinuli, nagutom, nauhaw, namatay. Bakit meron tao? Basahin natin sa Gis ng Ebreo, versikulo 5. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayon, sa Cebuano ang sabi, tungod niya na sa pagsulod niya sa kalibutan, bakit sa pagsulod niya sa kalibutan? Hindi naman kasi siya nanggaling sa kalibutan eh. Nanggaling siya sa langit eh. Tungod niya na sa pagsulod niya sa kalibutan, miingon siya, ang halad ug gasa, wala mo pagdawata, kundili gandaman mo ako ug usa ka lawas. Merong lawas o katawan na inihandaan Diyos sa pagsulod niya sa kalibutan. Hindi siya galing dito sa lupa, hindi siya tao. Saan ba siya galing? Basahin natin ang 13 ng Juan. Si Jesus, sapagkat alastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Si Kristo galing sa Diyos, galing sa langit. O, katunayan galing siya sa langit, pakinggan mo sa isang talata. Doon siya nanggaling mismo sa Diyos eh, sa langit eh. Sa 6:38 ng Juan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kaya natin sa Cebuano yan, kay nanaog ako gikan sa langit. Ay, muy claro. Kay nanaog ako gikan sa langit. Eh di, hindi naman pala siya taga rito sa lupa. Hindi siya taga rito sa lupa. Sinasabi niya yung sa ibang talata, ako hindi taga rito eh, sabi niya. Nanaog ako gikan sa langit, dili sa pagbuhat sa aking kaugalingong kabubuton, kundili sa kabubuton sa nagsugo ka na ako. Ay, napakaliwanag. Ha? Klaro kayo na si Kristo galing sa langit. Nung pumasok siya sa lupa, sa pagsulod niya sa kalibutan, ang Diyos naghanda ng isang katawan. Sabi, giandamanan mo ako ug usa ka lawas. Anong lawas yon? Ano yung lawas na yon? Basahin natin sa 1:14 ng Juan. At nagkatawang tao ang verbo. Ang verbo, nagkatawang tao. Yung lawas na yon, katawan ng tao. Hindi katawan ng kalabaw, hindi katawan ng hayop, katawan ng ibon, hindi. Katawan ng tao. Kaya yon, kumu katawan ng tao yon, tinuli yon. Napagod yon. Kumain yun, natulog yun, namatay yun. Pero nabuhay siya uli. Yun. Kaya ang
paniwala ninyo na si Kristo'y tao, yun ang nagpapatunay na hindi kayo ang iglesyang itinayo ni Kristo. Kasi yung itinayo ni Kristo'ng iglesia, ang pangalan nun, Iglesia ng Diyos. Yun ang tinayo ni Kristo. Sabi niya, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Basahin natin ang 12:49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Sa Cebuano ang sabi, kay ako wala magasulti sa akong kaugalingon, kundi nga ang Amahan nga nagsugo kanako, siya naghatag kanako usa kasugo sa akong igapamulong ug sa aking igasulti. Ibig sabihin, pag nagsasalita si Kristo, ang sinasalita niya yung utos ng Ama na salitain niya. Kanino galing yung salita niya? Galing sa Ama yon. Ang katunayan, hindi pa nga siya nagkakatawang tao, sinabi na yun ng Ama eh. Na ang, yung kanyang anak, pag nagsalita, ang sasabihin, salita ng Diyos mismo, yung Ama. Basahin natin ng Deuteronomio 18:18. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya. At kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Yon, sabi sa Cebuano, magapatindog ako sa kanila sa taliwala sa ilang mga igsoon. Usa ka manalagna nga sama sa kanimo. Ug igabutang ko ang akong mga pulong sa iyang baba. Ug siya magasulti kanila sa tanan nga igasugo ko kaniya. Sino yung propeta na yan? Basahin natin ang Gawa 3:22-20 sa Cebuano. Ang sabi, si Moises sa pagkamatuod nag-ingon, usa ka manalagna nga sama kanako pagabangunon sa inyong Ginoong Diyos sa taliwala sa inyong mga igsuon. Kaniya magapatalinghog kamo sa tanang mga butang ang nga iyang igasulti kaninyo. Bakit? Kasi manggagaling sa Diyos yung lalabas sa bibig niya eh. Eh sino yan? 20. O nga igapadala niya si Kristo nga iyang gitudlo alang kaninyo. Si Kristo yung propeta na ayon sa hula sa Deuteronomio, maglalagay ang Diyos ng salita, ilalagay niya yung salita niya sa bibig ng propeta. Eh si Kristo yun eh. Kaya yung sinasabi ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Ibig mo sabihin, kanya yung iglesia. Kinakasangkapan lang siya ng Diyos. Ang talagang may-ari ng iglesia, ang Diyos. Yung Amang may-ari ng iglesia. Basahin natin ang 3:4 ng Hebreo. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Sa Cebuano, kay ang tagsa-tagsa kabalay gitukod ni bisan kinsa, apan ang nagatukod sa tanang mga butang, mao ang Diyos. Sino nagtayo ng iglesia? Ang Diyos pa rin. Kinasangkapan niya lang si Kristo. Kaya, nung sabihin ni Kristo, itatayo ko aking iglesia, salita ng Ama yun lumalabas sa bibig niya. Eh kanino iglesia? Eh di sa Diyos. Kaya nga iglesia ng Diyos eh. Ang mga talata sa Biblia, kung saan makikita iglesia ng Diyos, mayroong 12 talata nakalagay iglesia ng Diyos. Ikalawang Korinto 1:1. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Basahin natin sa Cebuano. Si Pablo, apostol ni Kristo Jesus, pinagi sa kabubuton sa Diyos, ug si Timoteo nga atong igsuon alang sa iglesia sa Diyos nga anaa sa Korinto. E ang iglesia, kapatid, sa maraming talata ng Biblia, iglesia ng Diyos. Iyon ang dapat nating makita. May nababasa, isa lang.
Isa lang talata, isa lang yon ang nababasa, mga iglesia ni Kristo. Hindi pangalan yon. Marami kasi eh. Plural eh. Meron ba namang entity na plural ang pangalan? Eh yung mga iglesia ni Kristo sa Biblia, plural yun, hindi pangalan yun eh. Basahin natin yung 16:16 ng Roma. Magbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Yan, sa Ingles ang sabi, salute one another with a holy kiss. The churches of Christ salute you. Churches ang nakalagay, hindi church. Churches of Christ. Asan yung mga churches of Christ na yan? Asan yan? Basahin natin ang Galatia 1:22. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Hudea na pawang kay Kristo. Hindi pa ako nakikilala ng mga, plural, iglesia ng Hudea na pawang kay Kristo. Yung palang mga churches of Christ na bumabati sa Roma, nasa Hudea. Eh ano pangalan nun? Nung iglesia sa Hudea na bumabati sa Roma na ang tawag ni Pablo mga iglesia ni Kristo. Ano talaga pangalan nun? Basahin natin ang 2:14 ng unang Tesalonika. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Hudea kay Kristo Jesus. Ayun, iglesia ng Diyos pala yung nasa Hudea na kay Kristo Jesus yun. Bakit kay Kristo Jesus? Kasi pinangangasiwaan nyo ni Kristo. Siya ang pinakatagapangasiwaan nun. Hindi siya may-ari. Ang may-ari ang Ama. Ang talagang may-ari ang Ama. Lahat ng bagay ay sa Ama. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, siya ginawang tagapangasiwa ng iglesia nang siya ay magtayo ng iglesia dito sa lupa. Kaya iglesia ng Diyos pa rin yun. At siguro sapat na yung naisagot ko sa kanyang tanong. Kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli.